Benitez. Pagmamahalang nauwi sa sakitan, kasalang humantong sa hiwalayan ay Ai de las Alas versus Jed Salang. The saga continues. Matapos marinig ang mga pahayag ng comedy concert queen Ai de las Alas, hinihintay ngayon ng sambayanan ang berasyon ng katotohanan ni Jed Salang. Last week, umugong ang balibalitang magpapaunlak na umano si Jed ng isang on-cam interview. Ito'y upang ihayag ang kanyang bersyon hinggil sa iskandalo. Pero sa huli, umatras umano si Jed at mas piniling manahimik pa rin sa issue. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang paglitaw ng mga bagong kaganapan sa hiwalayang Ai at Jed Salang. Lunes, May 27, lumabas ang ulat na isinauli na umano ni Jed ang Chevrolet Camaro, ang sasakyang iniregalo sa kanya ng dating asawa. Ito'y sa kadahilan ng di umano, hindi niya kayang bayaran ang monthly amortization ng auto. Pero kasunod nito, lumutang naman ang isang bagong akusasyon dawit ang komedyana. Ang aligasyon, Ai, mas madalas di umanong manakit kaysa sa dating asawa. Samot-saring revelasyon at ispekulasyon. Ngayon, bibigyan na ng opinyon sa paglalim ng hidwaang Ai de las Alas at Jed Salang. Paano nga ba mareresolba ang lahat? Ang latest punto por punto. Siyempre naman Kong at Direk Joey, maaasahan na ang buong showbiz na kumampi at magtanggol kay Ai de las Alas. Pero hindi pinipigil ng ating industriya ang mga tao rin naman na nagmamalasakit at nagmamahal kay Jed Salang. Natural. Na magsalita ng kanilang pyesa. Diba? Katulad ngayon, baligtad na ang kumakalat. Kesyo si Ai de las Alas daw nananakit, hindi naman daw siya sinasaktan. May kwento pa na may sexual na sangkot na ano, diba Direk, ang sabi si Ai daw ang palaging nag yayaya, siya ang mainit, gano'n. Pinaganda lang natin yung termino, pero... No, siya, inaccuse niya si Ai na maging sex addict. Okay. Okay, yon. Eh, para naman yatang kung kailan totoo naman. Na, hindi ko narinig yung mga gano'n. Meron, may gano'ng issue. Eh, tayo naman sa industriya, siyempre, ang tangi kasing puhunan ni Ai sa atin, yung kanyang kredibilidad bilang isang aktres, bilang isang tao, di ba? Alam naman natin na si Ai kung umibig, taya pati pamato. Di ba? Nagbibigay ng todo-todo na halos wala nang iniiwan sa kanyang sarili. Yun yun. No, at saka, sa akin lang naman, natural yung knee-jerk reaction ng mga magpoprotekta dito sa lalaki na maglabas ng ganitong uri ng mga pandepensa, lalong-lalo na after that interview na napanood. Sabi nga ni Kong, kotang-kota na si Ai. Sobra. Dapat hindi na siya umiyak ever. Sa iniyak ba naman niya nung araw lang na yun? Kota na talaga. At saka, Nay, yung, yun ang tumatak talaga sa isip ko, Nay, yung sabi niya na, hindi na eh, yung sabi niya na, parang ma-feel mo kasi na she would do anything for the guy. Kasi nga, mahal niya, di ba? So, binigyan niya ng kotse daw yes. ng... Umaga. Nung gabi, talaga na ano, sinombag siya. Sabi ko, talagang ano, ang bilis kaya ang tanong na marami nating kababayan, binigyan ka ng kotse sa umaga, kinaladkad mo sa gabi. Oo. Anong pwede pang iregalo sa iyo, eroplano, para mahalin mo ang babae mo sa gabi? Oo. Pwede magtanong, ka-clarify ko lang. Yes, ano? May prenup naman sila, hindi ba? Yes, Direk. May prenup. Buti na lang. Buti na lang. Sa Las Vegas. Oh, pero isa na pang nagmarka sa ating mga kababayan, yung panghihingi niya ng sorry sa kanyang sarili, sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga mahal sa buhay. Katulad kay Sancho Vito, di ba, nakasama niya nung interview, nag-sorry siya talaga dahil namali na naman daw siya ng desisyon na naman ang ginamit niya kasi saka, ilang ulit na ito. So painful na yun, nung sinasabi niya na, yung tinanong siya ni Boy na, did you ever love me? Minahal ka ba? Minahal ka ba? And then, parang, alam mong gusto niyang sabihin na, gusto niya sana na iba yung masabi niya, but alam niya sana na, sabi pero, niya na, sa lahat ng nalaman ko, oo, direk kasi lumalabas, hindi. Parang pinlano, di ba? I guess kung kailangan siya mag-sorry, she owes it to nobody but herself. Yes. She has to say sorry to herself kasi it's about time na talagang ma-realize na niya na dito na dapat ang turning point, di ba, ng kanyang mga prioridad sa buhay. Siya lang naman makakapigil ng cycle, Direk, eh. Yes, totoo yun. Diba? Sa kanya magmumula yun, hindi sa ibang tao. Kasi ang umiibig, bulag at bingi. Oo, diba? Ano man ang sabihin ng buong mundo, hindi nakikinig. Oo. Pero kailangan siya makarealize na mali ang ginagawa niya para mauntog siya sa katotohanan. Kaya nga nung narinig natin na yung kanyang, kahit sabihin pabiro na kung if it's time again for her to go out on a date again, sana wag muna. Wag muna. Namnamin niya muna. No, yung pagmamahal ng mga anak niya. Ang puso parang makina. Pag masyado ng gasgas at galgal, pagpahingahin mo muna nang makakuha ulit ng panibagong lakas. Time will heal, di ba? Time will heal, but you have to give time. Ramdam na ramdam ko yan. Ang ganda noon, Direk, tama ka. Naintindihan kita, Direk. O, naunawaan kita. Buo, 100%. Ang ganda noon, time heals. Yeah, time really heals, but you have to give time. Time. Yes, exactly. Tama.